Part 11. Marahan akong tumayo at hinarap si Gab na mahimbing na natutulog. Maingat ko itong binuhat at saka dinala sa kwarto namin. Pagdating sa kwarto namin ay maingat ko rin itong inilapag sa kama. At akmang tatalikuran ko na sana ito nang may maisip akong kalokohan. Gagantihan ko lang naman ito sa ginawa nito kanina. Bumalik muna ako sa may pinto at inilak yun bago ako bumalik sa tabi ni Gab na mahimbing na natutulog. Marahan akong nahiga sa tabi nito at bahagyang itinaas ang suot nitong blouse. Hanggang sa mahubad ko yon, mahirap nang magkaroon ng sakit. Baka mapulmonya pa ang asawa ko, lalo na at basa ang suot nitong blouse. Pero hindi ko mapigilan na hindi haplusin ang katawan nito na tila ba inaakit ako. Pero nagdadalawang isip ako. Pero sa bandang huli ay mas pinili ko na lang na yakapin ang asawa ko na mukhang pagod na pagod, buhat sa pagtitraining buong araw. Masaya na ako sa ginagawa ko rito na pag-akap dito. Dahil mamayang gabi, alam kong may magaganap na namang labanan between sa aming dalawa. And I'll make sure na soon ay magkakaroon na ulit ng laman ang sinapupunan nito. All I need to do is to be patient. Kasi darating din ang araw na magbubunga ang pagmamahala namin ni Gab. At magiging isang buong pamilya na kami, kasama ng aming future babies. Sana nga ay mangyari din agad, para mas maging masaya ang pagsasama naming mag-asawa. Boss Steve, fast learner talaga ang asawa mo. Look, kayang-kaya na niyang bumarel nang hindi nagmimintis. Kaya lang, ang sakit pa rin ang pangako. Bahagya akong napasulyap kay Diego na nakaupo sa isang silya na katabi ng silya ko. That's why I'm really proud of my wife. Kahit anong ituro ay mabilis lang niyang natututunan. Anya ko rito, sabay lagay na magkabilang kamay ko sa likod ng ulo ko at sumandal ng maayos sa kinuupuan ko. Pinagmamasdan ko ng maayos ang asawa kong busy sa ginagawa nitong pag-iensayo sa pagbarel. Nang makita kong tumingin sa gawin namin ni Diego ay kinindatan ko ito na ikinangiti naman ito bago muling bumalik ang atensyon sa ginagawa nito. Sweet naman, kaya pala malanggam dito eh. Hays, makapasok na nga sa loob. Baka mamaya ay dumugin pa ako ng mga langgam dito. Wika ni Diego na natatawang tumayo at naglakad papasok sa loob ng facility. Wife, tama na yan. Come here. Tawag ko sa mahal kong asawa na inilapag ang hawak nitong baril sa mesang kaharap at inalis ang gear saka naglakad palapit sa akin. You look tired and your back is wet. Wait for me here. I'll get the towel in a room. Akmang tatayo na ako para kumuha ng towel pero bigla itong naupo sa akin. Hubby, you're making me like a baby. Sambit nito sabay nguso. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti sa inaakto nito. Sabay pulupot na magkabilang braso sa bewang nito. Hindi talaga makukumpletong araw ko kapag wala ang paglalambing nito sa akin. Lalo na kapag mumunguso ito na parang bata. You're always my baby. My love. My wife. My everything. All I need is my beautiful wife. I love you so much. Seryosong saad ko dito habang pinupunasan ang pawis sa noon nito. Gamit ang laylayan ng suot kong t-shirt. Aww, my sweet husband. You're also my everything. And you're also the one I need. I love you too so much. Nakangiti ko itong dinampian ng halik sa labi. Sabay patong ng baba ko sa balikat nito. Gusto mo bang mag-rest muna tayo sa kwarto natin? Tanong ko rito na may pilyong ngiti sa labi. Hubby, alam ko na iniisip mo. Pagpahingahin mo naman ako. Tila wala lang na wika nito. Pero ipinulupot naman ang mga braso sa leeg ko. Malay mo, makabuo na tayo. Di ba parang ang saya kapag nagkaroon na tayo ng makulit na chikiting na bigla na lamang papalahaw at magpapacute kapag may gustong makuha o kainin. Nakangiting sambit ko rito na animoy na ngangarap. Napansin kong bigla itong nalungkot at bahagyang nagyuko ng ulo. Siguro ay naalala nito ang aming munting anghel na hindi pinalad na makita ang magulong mundo. Hinawakan ko ito sa baba nito at bahagyang iniangat para magsalubong ang aming mga mata. Don't be sad. Our little angel is happy now, wherever he or she is. Maging masaya na lang tayo dahil hindi niya naranasan ang mabuhay na malupit sa mundong ito. Anya ko rito na bahagyan na lamang itong initian, sabay subsob na mukha sa dibdib ko. Hinaplos-haplos ko naman ang likod nito habang kinikintila nito ng mumunting halik sa buhok nito. Hubby, thank you. Thank you for cheering me up. It's not easy for me to forget about our little angel. But you're right. Masaya na siya sa kinaroroonan niya. Bilang ina,
Nasasaktan pa rin ako na nawala sa atin ang ating munting anghel. But life must go on kasi hindi ko naman maibabalik ang buhay niya. But she or he will remain in my heart forever. Tumingala ito sa akin at sinalubong ang tingin ko. Napapikit na lang ako ng haplosin ito ang pisngi ko. Gustong gusto ko talaga ang pakiramdam na nasa pisngi ko ang malambot nitong palad. Parang nababawasan ang mga isipin ko sa tuwing ginagawa nito yon. Ang cheesy niyo namang mag-asawa? Bagay sa inyong pizza na to, maraming keso? Saad ni Kel na may dalang box ng pizza at inilapag sa kandungan ni Gab na nakaupo sa kandungan ko. Kuya naman, lagi ka nalang panira sa moment naming dalawang mag-asawa. Teka, tumawag pala si Dad. Bisitahin mo daw siya sa mansyon kapag may free time ka. I think he likes you as son. Okay, little sis. I'll visit him kapag natalo mo si Zigel sa sparring sa loob. Sabay kaming nagkatinginan ni Gab. Knowing Zigel, he is funny, but he had no mercy when it comes to sparring. But he was gentle when his sparring partner is girl. Pero kapag lalaki, nako po, parang ayoko nang makaharap ang lalaking yung sa gitna ng boxing ring. Are you sure? Tanong ni Gab sa kapatid na nakangiti habang tumatango-tango. Very much sure. Why? Do you feel afraid? Your knees started to shake now? Tanong dito ni Kiel. Of course not. I just want to make sure natutuparin mo ang sinabi mo. Kunot noong saad ni Gab, saka binuksan ang paborito nitong Hawaiian pizza. I had one word when I say it. I'll do it. I'll never broke my words just because I want to play with you. Naiiling na lamang ako habang pinupunasan ang gilid ng labi ni Gab na may dumi. Papatulan mo talagang kalokohan ng kapatid mo, wife? Eh, isa't kalahating sira ang tuktok niyan eh. Tanong ko kay Gab na ikinakamot ng ulo ni Kel habang may ngiti sa labi. Don't worry, hubby. I'll make sure na itatali ko yan silanggam kapag sumira yan sa pangako niyan. Tumingin ako kay Kel nang marinig kong sinabi ni Gab. Mukhang masusubukan ng tapang ni Gab ah. Lalo na't involve ang ama nitong si Don Alejandro. Did you hear, dear sister? Mukhang mapapatali ka silanggam kapag sumira ka sa sinabi mo. Napapalunok na ngumiti si Kel habang paatras na naglalakad palayo sa amin. Oh, maiwan ko muna kayo. Enjoy your pizza, little sister. Pagkasabi niya ay halos takbuhin na nito ang patungo sa loob ng facility. I'm sure, babalaan nun si Zigel. Madaya ang kapatid mo. But don't worry, I'm here to support you, my beautiful wife. Anya ko rito bago kinuhang kinakain itong pizza. Masaya lang namin pinagsasaluhan ang pizza ni Gab. Pero wala kaming drinks kaya napilitan kaming pumasok sa loob ng facility para kumuha ng maiinom. Nasa may pinto pa lang kami, rinig na namin ang usapan ng dalawa. Naiiling na lang kami ni Gab na tahimik na pumasok sa kusina habang abala pa rin ang dalawa sa pag-uusap. Madaya nga si Kela. He should be at my side because he's my brother. But it looks like he wants to support Zigel over me. Puno ng hinanakit na sambit ni Gab habang umiinom ng juice na isinalin ko sa baso nito. Don't worry, wife. I'm your number one supporter and I'll do everything to make sure na mananalo ka. Saad ko rito sabay halik sa pisngi nito. Thank you, hubby. I love you. Wika nito habang nakatitig sa mukha ko. Alam ko namang gwapo ako kaya hindi na dapat pinagsisigawan yun. What are you thinking? Why are you smiling like an idiot? Sita nito sa akin. Minsan, ese madalas talaga eh wala ding prenong bibig nito eh. Wala. Ngumiti lang dahil mahal mo ko. Mukha na agad na nga. Ikaw talaga, wife. Pero sa halip na magalit sa sinabi ko ay nag-dirty finger na lang ito sa akin. Dahilan para matawa ko. Ikaw talaga. Halika nga rito, mahal ko. Sarap yakapin ng asawa ko. I love you so much. Saad ko rito habang yakap ko ito ng mahigpit ng aking mga bisig. Ang sarap mo rin ihug, hubby. Ihug sa kangkungan. Wika nito. Kaya napabusangot ako ng bigla. Bro. May bisita tayo. Biglang siningit ni Kel kasabay ng pagpasok ng isang pamilyar na babae mula sa likuran nito. Hi, sweetie! Bati nito sa akin, dahilan para tumalim ang tingin ni Gab na sunod-sunod kong ikinalunok habang nakatitig sa mukha nito. Ah, hi Camille! Napadaan kaya ta rito? Tanong ko na mas hinigpitan pa ang yakap kay Gab nang maramdaman kong nagpupumiglas ito. Actually, I'm here para naman makasama ko kayong lima. Wala naman si Light. Nasa ibang bansa to fulfill his responsibilities as army. Kaya kayong lima lang ang makakasama ko rito. Sambit nito habang sinusuri si Gab na hindi maipinta ang mukha. By the way, this is my beautiful wife.
Gabrielle Rivera Logan. Say hi to her wife. Baling ko sa asawa kong alam kong nag-uumpisa ng pagsusuri kay Camille. Hello. Sambit nito sa walang kabuhay-buhay na tono. Sabay irap. Napapabuntong hininga na lamang akong tumingin kay Camille na may paghingi ng paumanhin sa inaasta ng asawa ko. Hello, Dien. I'm Camille, partner ni Steve sa trabaho. Pakilala ni Camille sa asawa ko na pilit inaalis sa mga braso ko na nakayakap dito habang masama ang tingin. Narinig ko nga na Camille ang pangalan mo. Steve, baka gusto mo na akong pakawalan. Kanina pa ako naiihi eh. Sitanigab sa akin na alam kong nagdadahilan lamang para pakawalan ko. Sa talim ng tingin nito sa akin ay alam kong nagsiselos ito kay Camille dahil tinawag ako nitong sweetie. Kaya wala akong magawa kundi ang pakawalan nito na mabilis lumabas ng kusina. Napansin kong sinundan nito ni Kiel palabas ng kusina. Hindi lingid kay Kiel na may gusto sa akin si Camille. Kaya siguro ganun na lamang ang tingin nito sa akin upang ipaalala na may asawa na ako at kasama namin sa iisang lugar at kapatid pa nito. Camille, will you stop calling me sweetie? Ayaw ng asawa ko na may ibang tumatawag sa akin ng ganyan maliban lang sa kanya. Ayokong maging dahilan ka kung bakit kami nagkakagulong mag-asawa. Lalo na at nasa stage ng pag-move on ang asawa ko sa pagkawala ng baby namin. Kaya ako nga siya inaaliw dito. Ah, so it means nagsiselos ang asawa mo na tinatawag kitang sweetie na lagi ko namang tinatawag sa'yo. Dati naman ay walang problema sa'yo. Ngayon na lamang na nagkaroon ka ng asawa ka magre-react ng ganyan. And you know how much I like you. Inagaw ka nga lang ng babaeng yan sa'kin. Mabilis ko itong nilapitan at hinawakan sa braso nito. Walang inaagaw sa'yo ang asawa ko dahil hindi mo naman ako pagmamayari. Tanging ang asawa ko lang may karapatan sa'kin. Siguro ay mabuti pang umalis ka na rito dahil ayokong magkaroon ng dahilan ng asawa ko na sumama ang loob. Hindi ako sigurado sa kaya niyang gawin sa'yo kapag nalaman niyan tungkol sa sinabi mo. Napapangiwi nitong pinalis ang kamay ko. Hindi imposibleng gawan ito ni Gab ng masama. Lalo na at mukhang markado na ito sa paningin ng asawa ko. I won't leave. Isa pa, this facility is for all the members ng agents. Kung may hindi karapat dapat dito na manatili yun ang asawa mo na isang civilian, not me na isang agent. Sabay kaming napalingon ng may pumalakpak mula sa may pinto ng kusina. Talaga, Camille? Do you really mean to say that? Asawa ko lang naman ang leader ng grupo nyo. And as a wife, dapat kung nasa ng asawa ko naroon din ako. Lalo na at may higad na umaaligid sa kanya. But I can't get rid of that higad for good. Kaya if I were that higad, I'll stay away from someone's property. Ikaw rin, baka pagsisihan mo sa bandang huli. Come hubby, may gagawin pa tayo sa room natin na kanina mo pagustong gawin, diba? Wika ni Gab sa akin, kaya mabilis akong lumapit dito at yumakap sa bewang nito. Saka kami sabay lumabas ng kusina. Habang paakyat kami ni Gab sa kwarto namin ay napansin kong tahimik lamang ito. But I'm sure nagalit ito sa akin. Mabuti na lang at alam ko ang kahinaan nito. Pagdating namin sa kwarto ay kasabay ng pagbuhat dito papasok sa loob ng banyo. Alam kong malamig na tubig lamang ang makakapagtanggal sa nararamdaman nitong galit, together with make love. Gabrielle's point of view. Kasalukuyan ako naglalakad patungo sa sala ng mahagip ng aking tingin, ang babaeng higad na kausap ng magaling kong asawa. Pakiramdam ko ay biglang nag-init ang ulo ko, kaya wala sa sariling naglakad ako palapit sa mga ito. Kasabay ng pagbagsak ko ng bitbit kong libro sa center table. Gulat na tumingin sa akin ang dalawa. Kasabay ng pagsunod-sunod na paglunok ng laway ni Steve habang nakatitig sa akin. Akala ko ba kukuha ka lang ng maiinom ko? Kaya naman pala matutuyo na't lahat ng lamunan ko wala ka pa rin. Busy ka pala sa higad na to. Inis kong wika kay Steve na mabilis na lumapit sa akin at akmang yayakapin ako nang mabilis akong umatras. Wife, shut up! Sa halip na layuan mong babaeng yan ikaw pang lumalapit. O hetong sing-sing, isuot mo sa kabit mo! Sigaw ko rito sa bayhagis ng sing-sing na hinubad ko at nagmamadaling nagtatakbo paakyat sa kwarto namin. Pagpasok ko sa loob ay agad kong inilak ang pinto at dumapa sa kama. Isinubsob ko ang mukha ko pero para akong mamamatay ng madali kaya agad akong tumihaya. Ang hirap talaga pag may gwapo at hangkang asawa. Ang daming kaagaw. Kahit alam ng pagmamayari ng iba ay nilalandi pa rin ang mga higad na makakate. Pero bigla akong napabangon nang may bigla akong maisip.
Bumaba ako sa kama at kumuha ng sweatshirt sa closet at jogging pants. Pumasok ako sa banyo at nagpalit ng suot doon bago muling lumabas. Lumapit ako sa full body mirror at inayos ang sarili ko. Pinuyod ko ang mahaba kong buhok at kinuha ang tuwalya, saka lumabas ng kwarto. Medyo nagulat pa ako nang biglang bumungad ang buwisit kong asawa na pinaniningkitan ko ng mga mata. At saka walang salitang nilagpasan nito. "Wife!" Sambit nito sabay hatak sa akin at kinorner ako sa pader. "Umalis ka sa harapan ko! Doon ka sa babaeng malantod na yon! Tabi!" Kunot-no akong utos dito at akmang tatanggalin ko na ang nakaharang nitong braso nang bigla nitong itaas sa ulunan ko ang magkabila akong kamay. "Wife, sumusobra ka na ha? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Hindi naman siguro masamang makipag-usap kay Camille." Nanlalaki ang mga matang tinitigan ko ito. "Tinataasan mo na ako ng boses ngayon? Bakit Steve Logan ha? Dahil may Camille ka nang ipapalit sa akin kapag nawala na ako sa buhay mo at nananawa ka na sa akin, ganun ba?" Sunod-sunod kong tanong dito. Kunot ang noong pinakawalan ako nito habang naiiling na napahilot sa noon ito. "You know what? Sometimes I really don't understand your attitude. Ano bang nangyayari sa'yo?" Sa halip na sagutin ko ito ay bumuntong hininga ako dahil pakiramdam ko ay kakapusin ako ng hininga. Kung hindi ko narinig ang sinabi ng Higan na yon na matagal ka na niyang gusto, hindi ako magkakaganito. Pero sa halip na layuan mo siya, dahil inamin naman niya sa'yo na gusto ka niya, ipilit ka pa rin lumalapit sa kanya. Now tell me, kung may isa bang lalaki na umamin na may gusto siya sa akin ay hindi ka makakaramdam ng selos at inis? Kung makita mo akong masayang nakikipag-usap sa lalaking yon? Tanong ko rito, sabay hakbang palayo na akmang hahawakan ako nito. Pero bigla akong napakapit sa railings nang bigla akong makaramdam ng panghihina. "Wife, are you okay?" Tanong nito na hinawakan ako sa braso ko. Pero pinalis ko yun at bahagyang humakbang palayo rito. Bumalik ako sa loob ng kwarto habang nakasunod naman ito sa akin. Pero hindi ko ito pinapansin. Sa halip ay nahiga ako sa kama at hinang-hinang ipinikit ang mga mata ko. "Wife, ano bang nararamdaman mo? Tell me para madala kita sa ospital. Please." Puno ng pag-aalalang tanong ni Steve sa akin, pero nanatili lang akong walang imik. Tumagilid ako ng higa para hindi ko makita ang pagmumukha nito. Napangibit pa ako nang kumirot ang dibdib ko, pero agad ding nawala kaya nakahinga na ako ng maluwag habang nakapikit. "You look pale. Okay ka lang ba talaga? Gusto mo dalhin kita sa ospital para mapacheck up kita?" Tanong ni Steve na namulatan kong nakaupo sa tagiliran ko habang matamang nakatitig sa akin. "I don't wanna talk to you. Doon ka sa Camille mo." Saad ko rito na marahas itong ikinabuntong hininga. "Okay, if that's what you want." Wika nito sabay tayo at humakbang palabas ng kwarto. Napahikbi na lamang akong nagtaklob ng kumot at tahimik na lumuha. Ang walang iya talaga. Gusto rin naman pala talagang higad na yon. Deny pa ng deny. Mas lalo lang tuloy akong napahikbi. Dahil sa pagiging selosa ko ay baka pumunta na talaga ang asawa ko sa higad na yon. Pero kung totoong mahal ako ni Steve, kahit ano pang sabihin ko at push dito ay mananatili ito sa tabi ko at babaliwalain ang mga sinasabi ko. Kung umalis ito at pinuntahan ng babaeng yon, ibig sabihin hindi niya ako totoong mahal. Nang gagalaiting inalis ko ang takip ng kumot sa katawan ko at marahang bumangon. Bumaba ako sa kama at malungkot na tinitigan ng nakasaradong pinto. Pagkuway lumapit ako sa closet at kumuha ng pupwedeng isuot. Bala ko lang mamasyal mag-isa habang nag-iisip-isip. Isang pantalong itim at sandong puti ang napili kong isuot. Saka ko pinartner yan ng black leather jacket at rubber shoes na puti. Naglagay rin ako ng konting makeup at red lipstick. Saka inayos ang puyod ng buhok ko. Lumapit ako sa isang cabinet at kumuha ng cup at sunglasses. Saka ko isiniksik ang wallet at cellphone ko sa secret pocket ng jacket ko. Pagkuway lumabas ako ng kwarto. Hindi ko pinansin si Nakiel na tinatawag ako. Diretso lang akong lumabas ng facility at nilagpasan sina Steve at Camille na as usual ay nag-uusap na naman. Pakiramdam ko isasabog ako sa inis at galit. Kaya binilisan ko na lang ang paglalakad patungo sa motor na neregalo sa akin ng kapatid ko. Mabilis kong sinuot ang helmet ko at walang pasakaling sumakay ng motor. Mabuti na lang at tinuruan ako ni Kiel na mag-drive. Mabilis kong in-start ang motor sa kadahilan ng baka paulunan ko ng bala ang dalawang taong walang pakialam na nag-uusap.
Yung selos na nararamdaman ko ay to the highest level na. Pakiramdam ko ay parang unti-unting pinupukpok ang dibdib ko. Pero bago pa ako sumabog sa galit ay mabilis kong pinaharurot ang sinasakyan kong motor patungo sa kung saan. Basta, ang gusto ko lang ay makalayo sa buwisit kong asawa. Habang nagdadrive ay naisipan kong pumunta sa isang bar na alam kong 24/7. Bigla kong naisip na parang ang sarap maglaseng. Pero huminto muna ako saglit at may binutingting sa may ilalim ng upuan ng motor. Tinanggal ko ang bagay na alam kong magtuturo sa kinaroroonan ko kinakiel. Akala yata nila hindi ko alam na may tracking device ang motor na sinasakyan ko. Pagkuway muli akong sumakay sa motor ko at nagdrive na patungo sa bar ng dati kong kaklase noong college pa ako. Ipinark ko ang motor sa private garage kung saan may access ako at pinahintulutan ni Jenny. Pagkatapos ay diretso na akong pumasok sa loob ng bar. Nakita kong nakaupo ito malapit sa bar counter habang kausap ang asawa nitong bartender. "Hard drinks nga, Lucas?" Wika ko sa asawa ni Jenny nang umiti muna sa akin saka inasikaso ang order ko. "Mukhang may mabigat kang problema. Ang aga pa para maglasing, girl." Sumulyap ako kay Jenny at bahagyang umiti. Kinuha ko muna ang shot glass na may lamang alak at diretsyong ininom yon bago ko muling umorder ng isang bote ng hard drinks na ininom ko. Nag-away kasi kami ng asawa ko eh. Kasi I was jealous. Pilit pa rin kasi siyang lumalapit sa babaeng higad na yon. Kahit sinabi ko na nagsiselos ako. Ang malala pa, nalaman kong may gustong babaeng yun sa asawa ko. At ang magaling kong asawa, mas pinili pa na makipaglandian sa higad na yon kesa suyuin ako at makipagbati kami. Alam mo na ang sakit dito. Sobra! Tinuturo ko ang dibdib ko habang sunod-sunod na pumapatak ang mga luha ko. Kinuha ko ang bote ng alak at diretsyong ininom yon. Nagkatitiga naman ang mag-asawa habang puno ng awa na hinagod ni Jenny ang likod ko. "Gab, hindi maayos ang problema niyong mag-asawa kung nandito ka at naglalasing. Bakit hindi ka umuwi at makapag-usap sa asawa mo?" "Walang problema hindi nalulutas kung dinadaan sa mabuting usapan." Ani Jenny, napatuloy lang sa paghagod sa likod ko. Sunod-sunod akong umiling dito, sabay punas ng mga luha ko. Muli kong tinungga ang laman ng bote. Kahit napakiramdam ko ay lasing na agad ako. Iilang lagok pa lamang ang naiinom ko pero parang umiikot na ang paningin ko. Ngumiti ako kay Jenny nang maging dalawa ang tingin ko rito. "Huwag niyong tatawagan ang asawa ko ha. Salawahan yun. Huwag niyo akong ituturo dito na. Dito na lang muna ako sa inyo." Umiikot ang paningin sambit ko sa mga ito habang sumisinok-sinok pa. "Okay Gab. Pero dun ka na lang muna magpatuloy sa paglalasing sa VIP room mo para hindi ka magambala ng mga customers namin. Mapagkamalin ka pang ano rito eh. Naku, baka ipasarapan ng asawa mong bar namin kapag nagkataon. Sweetie, tulungan mo ako i-attend si Gab sa VIP room niya." Aangal pa sana ako pero pinagtulungan na akong itayo ng mag-asawa at dinala sa VIP room. "Ay, ganok pa. Tawag niyo na lang akong alalayan. Kaya ko naman eh." Nagpupumiglas na wika ko sa mag-asawa pero hindi ako binibitawan ng mga ito. Nakikiliti naman akong tumawa nang maramdaman kong may kinakapa sa Jenny sa secret pocket ng jacket ko. Maya-maya pa'y lumayo na ito sa tabi ko nang maiupo ako ni Lucas sa mahabang sofa. Muli kong ininom ang laman ng bote saka pabagsak na binitawan ng bote. "Hindi na ako mahal ng asawa ko kaya mas pinili niyong makipaglandian sa higad na yun. Ang sakit-sakit sa dibdib. I wanna die now." Lumuluhang sambit ko. Naramdaman ko namang naupo sa tabi ko si Jenny at hinagod ang likod ko habang patuloy lang ako sa pagluha. Isinubsob ko ang mukha ko sa mga palad ko habang umiiyak. "Gab, tama na yan." Wika ni Jenny na puno ng pag-aalalang hinahagod ang likod ko. "I want to be alone. Iwanan niyo muna ako." Utos ko sa mga ito na walang salitang lumabas ang VIP room at iniwan akong mag-isa kagaya ng sinabi ko sa mga ito. Pero napaisip akong baka nag-aalala ng kapatid ko kaya nagpasya na lang akong umuwi. Nag-iwan ako ng credit card sa table at pasuray-suray na lumabas ang silid. Kahit umiikot na ang paningin ko ay pilit pa rin akong naglakad hanggang sa makarating ako sa labas ng bar. Pumara ako ng taxi at nagpahatid pa uwi sa facility. Mabuti na lang at mabait ang driver na naghatid sa akin pa uwi kaya wala akong naging problema.
Binayaran ko ito ng sobra para kahit papaano naman ay makatulong ako sa pamilya nito. Nang wala na sa paningin ko ang taxi ay pilit akong naglakad papasok sa loob ng tinutuluyan namin. Noon ko lang napansin na gabi na pala. Ang tagal ko palang naglasing sa bar ni Jenny. Tawag ni Kiel sa akin pero hindi ko ito pinapansin. Ganon din si na Diego. Sa halip ay lumapit ako sa sofa at doon nahiga. May problema ba sis? Ba't ka ba naglasing? Tanong ni Kiel pero hindi ko ito sinagot. Sa halip ay isinubsob ko na lang ang mukha ko para hindi nito makita ang pagtulo ng mga luha ko. Ito sis, talk to me. I'm here for you. Tell me kung anong problema mo at bakit ka naglalasing. Naiinis akong bumangon at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Pinunasan nito ang pisngi ko at naupo sa tabi ko. Kasabay ng mahigpit na yakap, isinubsob ko naman ang mukha ko sa dibdib nito at doon ibinuhos ang lahat ng sama ng loob ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako habang nakayakap dito.